Okay, next form natin is the PST. So, in PST, dapat ang given natin is trinomial. Tapos, yung unang given natin, or tatlo in short. So, meron tayong 1, 2, and 3. So, trinomial. Ibig sabihin, 3 terms. Now, yung first term natin, dapat ay meron siyang square root. At ang second term, at ang last term rather, is may, dapat ay may square root din. Tapos, since kung meron silang square root yung una at saka yung dulo, magkakaroon lang siya dito ng a. Kukunin mo yung square root ng first term, which is a, tapos yung last term, which is b, then open close parenthesis, then raise mo sa 2. Meron siyang dalawang form, isang positive at saka isang negative. Example natin, we have here the x squared plus 4x plus 4. So ang given natin ay tatlo, 1, 2, and 3, kaya tinawag siyang trinomial. Now, i-check natin siya kung siya ba ay may square root. Ang square, may square root ba ang x squared? Yes, meron siya. Yung 4, yung last term na 4, may square root ba? Meron din. So, in this case, pwede na natin siya applyan ng PST. So, this will be equal to ang square root ng x squared ay x. So, x to. Then, sundan lang natin yung sign ng 4, which is plus. Tapos, yung square root ng 4, the last term is 2, then squared lang natin. Now, paano natin i-check kung tama? Dapat na magiging sagot natin is, for checking, dapat magiging sagot is 4x. So, pag minultiply natin to, so x times 2, magkakaroon tayo ng 2x, tapos times 2, this will be 4x. So, pag 4x yung lumabas, which is tulad doon sa middle term, tama yung factor. Next given is 16x squared minus 24 plus 9. So, tatlo ulit siyang term, kaya trinomial. Tapos, check natin kung may square root ba to at may square root ba to. So, ang 16 ay may square root, which is 4, at ang 9 ay may square root, which is 3. So, magkakaroon tayo dito ng open parenthesis. Magkakaroon tayo ng 4x minus 3. Then, squared lang natin. Then, if we're going to check the answer, magkakaroon tayo dito ng 4 times 3. 4 times 3 ay 12x times 2. This will be negative 12x times 2. This is negative 24x. Next given is 9x squared plus 6x plus 4. So, tatlo yung given, tapos may square root din to. Ang square root ng 9x squared is 3, and yung square root ng 4 is 2. Now, since may square root siya, kung susundin natin yung PST, magkakaroon tayo dito ng 3x plus 2 then squared. Check natin kung ang magiging sagot natin ay 6x. Pag 6x, tama yung factoring. Or kapag hindi naman, hindi siya factorable. So, magkakaroon tayo ng 3x times 2, magkakaroon tayo ng 6x times 2, magkakaroon tayo ng 12x. So, yung given natin dito ay 6x, pero ang nakuha nating sagot ay 12x. So, yung first term is may factor, yung last term ay may not factor. Yung first term is may square root, yung last term ay may square root. Pero nung check natin, ang given natin ay hindi parehas doon sa middle term. Tap mag-conclude tayo dito na the given is not factorable.